Nung una, mga Dre, naiisip ko pa na ano, na kumuha ba ng sasakyan para may magamit nga ako dito sa pag-u-Uber ko. Pero ngayon, kumbaga naisip ko na lang na okay na tong sasakyan na to. Kasi nga, imagine kung hindi ko rin gagamitin to, mga Dre. Nagbabayad ako rito eh, di ba? Punba, nagbabayad ako ng ano niya. Ng hulog sa kanya. So, I think tama lang na gamitin ko siya pagkakitaan ko siya, di ba? 300 meters, make a right turn on of Dumont Royal East. Sa kanya kukunin yung ano, sa sasakyan ko na po kukunin yung panghulog ko sa kanya, di ba? Kasi dati talaga mga Dre, no? Nakatambay lang siya sa bahay kasi kung gamitin ko nga siya every weekend lang, di ba? Tapos ganun pa rin yung bayad ko. Ang masakit sa sasakyan mga Dre, kahit hindi mo ginagamit masyado, syempre, bumababa yung value niya, di ba? Habang tumatagal. So, might as well na pakinabangan ko siya. Make a right turn on of Dumont Royal East, then make a left turn on roof. Sabi ko kay Mrs. di mag-ipon na lang, ipunin na lang yung kikitain para pag nasira yung sasakyan, di ipagawa o di ba kung anong dapat gawin. Kesa naman nakatambay lang diyan, kukuha kang panibagong sasakyan, magbabayad ka ng panibagong registro, magbabayad ka ng panibagong insurance, di ba? Tapos sa magbabayad ka monthly, yung ganun mga Dre. Kaya siguro okay na rin kay Mrs. na ito na rin lang yung gamitin ko. Ganun talaga, no? Tsaka ano eh, ang pinag-uusapan namin mga Dre, yung ano, yung tax nga ng ginagawa ko. Kasi nga magta-tax at magta-tax ka rito mga Dre. Tapos isang bagay pa ron, siyempre malaki yung tax nito mga Dre. Nang ano, nang parang contractor ka ang dating mo nito. Ang kagandahan lang talaga, marami kang pwedeng i-deduct. Katulad nga nung ano, kilometers mo, yung nagagamit mong kilometers, 'di ba? Yung pwede kang yung kinain mo, 'di ba? Kasama 'yon. Tapos yung gas mo, yung maintenance ng sasakyan, pwede mo ring ilagay na nag-uopisina ka, 'di ba? Yung mga ganun mga Dre. Tapos itong cellphone na ginagamit ko, pwede ring hatiin ko yung bayad niyan. Kasi nagbabayad po ako sa cellphone ng ano, 115 every month. Ganun po kamahal yung cellphone. Yun po, no? Kaya sabi ko, ito na lang siguro sa sasakyan na ito yung gamitin ko pang negosyo. So, nagpagas ako mga Dre. $2.20 yung ano, yung per litro ng ginagamit kong gas. Bumaba na siya ng 20 cents mula nung ano, kumpara nung nakaraang buwan. So inabot ng 48.67 yung naikarga ko. Pagkatapos yung kinita ko ngayong umaga, $17 tapos 48 yung ginas ko, no? Anyway mga Dre, ito pinifeaturean ko tapos tinatabi ko nga, iniipon ko yung mga resibo ko. Nang sa ganun, pagdating ng ano, ng pagpapail ng tax, eh ano, kumbaga kahit papano, may pakinabang. Tinatanggal yata sila rito. Parang ano, may tinatanggal yata. Diyan pala ako nagtatrabaho, no. Tinatanggal yata yung mga signal lang, yung mga ano, mga satellite ano, disk o mga system, yung mga aircon system. Tinatanggal nila. Ano na mga Dre, no? Mag-aalas 11. Alas 11 na actually. 10:57. At hindi ko alam kung anong next kong gagawin. Tatambay muna ako konti rito. Paparada muna tayo rito sa kanto. At pag mag-aantay ng ibang order, pag wala, uwi na para kumain kung sakali. Kung may pagkain na si Mrs. Dito lang ako sa tapat ng pinagtatrabahohan ko muna tatambay. Ano ang pagkikwentuhan natin mga Dre? Magbabasa ako ng ilang comments, no? Ito mga Dre, may nagtanong, no? Si Reggie Gumapak. Pwede bang magpalit, let's say, ng employer pag PR ka na kahit naka-close contract ka sa employer? Pag PR na po kayo, daig nyo pa po yung naka-ano kayo, naka-open work permit. Actually, pag PR na po kayo,
kahit saang probinsya na po kayo magpunta at kahit saang employer po kayo mag-apply, as long as na matatanggap kayo, magpalipat-lipat kayo, wala po kayong magiging problema dahil po permanent resident na po kayo ng Canada. Isang step na lang po at kayo po ay citizen na nila. Kailangan nyo lang kumuha ng exam at mag-stay rito ng 3 years at least. So, yun po, no? Pwede-pwede. Christian Santos. Ilong! Eto kaibigan ko to, way back. Nasa Greenwich pa ako dyan sa may Dasmariñas, Cavite, sa may Walmart. Sa kanto ng ano, Aguinaldo Highway. Christian Santos, okay lang ako, Dre. Nandun daw sila sa quiet ng misis niya. Tapos kay Roblox Gamer, dito rin sa Darwin, Australia, pag bumili ka ng kotse, para ka lang bumili ng candy. Tapos kagaya, hindi kagaya sa Pinas, yung requirements na hinihingi. Napakadami nga, no? Sa bagay kasi, iba kasi sa Pilipinas kasi po dito, pag nagtrabaho ka talaga, most likely po, makakabayad ka sa ano eh, sa uutangin mo eh, sa credit card mo, ganun. Kaya, iba talaga sa Pinas, diba? Kasi alam nyo naman sa atin na below minimum ang ano, ang nakukuhang sweldo para sa isang buwan ng bawat tao. Hi Sir Rice, currently processing our papers bound to Atlantic Province of Canada. Okay lang din po ba doon? Any insight nga po, sir? Thank you. Ang alam ko po sa mga Atlantic Province po, mas madali po kayong mapi-PR diyan. Katulad nga po doon sa ano no, sa PEI, tsaka nakalimutan ko yung isang Atlantic Province, mga dre, na kung saan 1,500 lang, 1,500 hours yung parang yung requirements nila na nagtrabaho ka sa kanila tapos pwede ka na mag-apply ng ano ng PR. Titingnan ko mga dre kung anong province ha? Kasi napanood ko to mga dre no, naka-link to actually nasa community ko yung link nito mga dre. Yung mga kababayan natin na nagreklamo dahil nga dumating sila rito sa probinsya na to. Na ano eh, parang seasonal worker eh, TFW. Tapos sobrang hassle ng trabaho. Yung hassle, I mean busy, sobrang busy ng trabaho na halos wala na silang pahinga sa isang araw. Kung dumuti sila 20 hours, 21, yung ganun mga dre. Ilalagay ko kung anong province mga dre ah. Check nyo na lang po, paki-check na lang po. Present boss, Beans on Wheels. Hey. Chatugay, medyo malapit lang dito sa amin sir, kaya lang hindi pa ako nakakapunta sa Chatugay. Para ka po yan kay Mendoza Emmanuel. I think isang oras Chatugay, hindi ako sure no. Lalagay ko na lang para sigurado, i-search ko. Si Kabayan, Montreal, yung nangihingi Kabayan, buti pagkain binigay mo kasi yun yung nagpe-presyo siya kung magkano ibigay mo sa kanya. Oo nga mga dre, nakakatuwa yung ibang ano rito eh, yung ibang mga namamalimos ba. Kagabi no, pumunta kami ni Mrs. sa McDonald's. Tapos may isang babae, lumapit niya sa amin, namamalimos. De, usually talaga mga dre, wala talaga kaming cash. Kasi nga, halos cashless na yung transaction namin araw-araw no. De, nagkataon, may bariya si Mrs., $2. Inabot niya, dun sa nangihingi. Nagalit si Mrs. kasi inirapan siya eh. Ganun dito mga dre no, may pagkakataon na ganun, lalo na yung isa nga yung kasama ko sa McDonald's no, medyo mga choosy yun mga yun eh, di ba? Ay mga dre, ganun talaga no. Pero sabi nga nila, di ba, beggars cannot be choosy, chooser. Yan naman yung sinasabi natin sa mga ibang kababayan natin, di ba, na pag ikaw humihingi ka ng tulong, hindi ka pwedeng maging mapili, 'di ba? Yun lang naman. Hindi mo siya nagrereklamo, 'di ba? Kumbaga dapat ano eh, pag ikaw yung nanghihingi ng tulong, dapat mas mababa yung loob mo, 'di ba? Baka ikaw pa yung matapang eh. Uupahan mo pa yung hindi magbibigay ng tulong, eh, 'di ba? Sir, ask ko lang, napanood ko kasi yung vlog nyo about sa permanent resident. Ilan years po ba bago makuha ang permanent resident diyan sa Canada? Kung dito sa Quebec, at least 1 year. Yeah, particular dito po sa Quebec ang pinag-uusapan natin na at least 1 year ka po. Tapos at least marunong ka mag-French. Medyo shady yung marunong ka mag-French kasi a few years back, nakapag-PR yung isang kaibigan namin, hindi naman siya marunong mag-French, ba? Diba? Pero, napakalaking advantage na marunong ka mag-French.
Pagkatapos, ilang years bago makuha. So, yung application ang pinag-uusapan, yung tanong ni sir, no? Oo nga, iba naman yun. Kasi, meron pong nag-a-apply na mga PR dito, di ba? Na inaabot talaga ng ilang taon. Dahil minsan sa, yun naman siguro dahil sa kulang yung requirements, may mga requirements na hindi na ipasa, kaya nagkakaroon ng delay. Pero, dahil, ang hirap sabihin kung ilan, yung particular mga dre, medyo mahirap sabihin, no? May mga estimate. Hindi ko alam. Yun na lang, no? Para mabilis. Hindi ko po alam ang sistema nila. Pero ang kagandahan po nun, no, may tinatawag silang lock-in date. Lock-in date. Yan na, kasi baka hindi naiintindihan yung salita ko. Yun po ay para sa mga anak nyo. Let's say, nagpasa kayo ng permanent residency. Tapos, kasi po, isasama nyo na yung mga anak ninyo, no? Tapos, during nung nag-apply po kayo ng residency na yun, is 18 years old na yung anak nyo, di ba? Let's say, umabot ng ilang taon yung application nyo, umabot ng, sabihin natin, 10 years, di ba? So, by the time na na-approve yung PR nyo, 28 na sila. Ibig sabihin po nun, madadala nyo pa rin sila rito. Kasi nangyari po yan sa isang kaibigan namin, na kung saan, pinetisyon siya ng nanay niya, nag-aaral pa siya mga dre, no? Inabot nga ng halos ng 10 years kasi nagkaroon ng mga problema yung application. After 10 years, no? Nagkatrabaho na siya, nakagraduate na siya ng engineering, no? Nadala pa rin siya rito nung na-approve yung PR ng nanay niya. So, yun po yung kagandahan sa application, yung lock-in date na tinatawag para po yan sa mga anak niyo. At ngayon po, yan layo na ito. Malayo to, dre. Malayo to masyado. 7 miles, $10. Come on. Lugi. Cannot be. Mariel Alexis Cortum. Curious lang po. Safe po ba sa Canada? Napansin ko kasi puro glass yung window at walang bakal. Sa experience ko po dito sa lugar namin, hindi pa naman ako nakaranas na ng krimen, 'di ba? Do sa paligid ko, syempre meron po yung mga hindi inaasahang pangyayari, 'di ba? Merong nababarel o kaya nasasaksak. Yung mga ganun, kumbaga mga insidente na isolated 'yun. Isolated 'yung tamang sabihin, no. Yung mga petty crimes po, no. Ano bang tawag doon? Dati naglagay ako ng bike sa labas ng bahay, ninakaw yung upuan. Marami rin dito magnanakaw ng bike, mga dre. Cellphone snatcher, wala naman. Walang ganun. Pero all in all po, no, maganda yung experience ko rito. Safe naman po at wala kami problema pagdating sa safety. Pero may mga magnanakaw din po talaga. Gaya po nasabi ko ng mga isolated cases. Tapos eto mga dre, no, may nakakausap ako sa Facebook. Itong si Sir Alan. Shout out po sa iyo, no. Kumbaga mga dre, Yung gravity ng ginagawa ko, yung pagbablog ko, pagbibideo ko, parang naramdaman ko sa sinabi niya. Pinanood niya nga yung pupunta ka pa ba sa Canada, yung 100,000 na sweldo. Sabi niya, doon daw talaga siya, medyo makarelate daw talaga doon siya, doon sa video na welcome to Canada, bakit ka pa pupunta? Di ba? Parang yung gravity nga mga dre, no, nung sinasabi ko. Kaya nga ayokong maging negative yung impact sa mga taong nanonood ng mga videos ko. Gusto ko lang ipakita mga dre na mali yung mas iniisip ng karamihan na napakasimple ng buhay sa Canada, di ba? Na napakadali. Nagrereklamo ako, oo, di ba? Natural naman. Siyempre, pag mahal, sasabihin mo, mahal talaga, di ba? Kung mahirap yung trabaho mo, talagang mahirap. Pero it doesn't mean po na ayoko sa Canada, di ba? Kung gano'n po ako nagtatrabaho sa Pilipinas o sa Saudi, nahihirapan ako. Ganun din po rito, di ba? Pero ayokong magkaroon ng negative na connotation na, mahirap pala sa Canada, ganun, di ba? Na wag na tayo tumuloy dyan. Hindi po ganun yung gusto kong maging dating ng video ko. Gusto ko lang pong magpakatotoo sa inyo at ipakita sa inyo yung personal kong karanasan o yung pamumuhay namin dito sa Canada. Huwag niyo pong isipin na bakit yung kapitbahay namin sa Pilipinas na nasa Canada, ganito mabuhay, ganito, ganyan, di ba? So, iba po.
ayokong i-discredit yung mga kababayan natin na naging successful dito, di ba? Kasi po, ang hirap sabihin mga dre, no? Pero, kumbaga, kunin nyo yung video ko, tsaka yung mga sinasabi ko na para po sa akin lang, sa karanasan ko. Manood po kayo ng maraming videos ng iba, marami pong vlogger dito sa Canada, no? Tingnan nyo po kung paano sila namubuhay, di ba? Kasi, yung karanasan ko is iba po kaysa sa kanila, di ba? Maaari na mas mataas yung sweldo nila sa akin, kaya yung standard nila sa pamumuhay is mataas din po, di ba? Kumbaga deserving po yung mga kababayan natin dito sa Canada na mabuhay sa standard na gusto nila, kasi po alam niyo naman po na hindi madali rito. So kung ano man po yung nakukuha nila, di ba? Kung ano man yung mga hawak nila sa buhay nila, di ba? So deserve po nila yon, dahil po nagtsatsaga sila rito, nagpapakasumikap sila rito sa karanasan nila, di ba? Humbira eh, no? Naapektuhan lang din ako nung sinabi ni Sir Alan na alam niyo po yon, yung sobrang undecided ka, hindi mo alam yung gagawin mo, kasi nga parang para sa iyo okay ka na rito, 'di ba? Pagtsatsagaan mo na yung sweldo mo sa Pilipinas o sa nasa Singapore ka o sa Malaysia ka, 'di ba? Kasi maganda naman, 'di ba? Ba't ka pa nga ba pupunta sa Canada? Eh parang dito, hindi ka sigurado. Lalo na kung mag-estudyante ka rito, 'di ba? Kasi imagine po, no, nagtatrabaho ka na sa ibang lugar, 'di ba? Let's say sa Malaysia nagtatrabaho ka, sumisweldo ka ng 100,000. Ngayon pupunta ka sa Canada bilang estudyante. 'Di ba? Take note, may pamilya pa, may pamilya si Sir at may anak. Pupunta ka sa Canada bilang estudyante. So, talagang alam niyo yung mga dre, yung leap of faith na ginawa ni Sir, 'di ba, na okay gagawin ko 'to, 'di ba? Kailangan kong subukan. Though walang kasiguraduhan, 'di ba? Kailangan kong subukan. Na yung iisipin mo, paano kung hindi mag-workout, di ba? So, back to zero ka, makakabalik ka ba doon sa inalisan mo? Di ba? Kung makukuha mo pa ba yung nawala sa'yo? Pero ganun pa man, mga dre, no? Hindi natin malalaman kung hindi natin susubukan, eh. Di ba? Tsaka siguro, yung reward na makarating ka rito sa Canada, kasama mo yung buong pamilya mo, di ba? Tsaka may ibigay mo sa mga anak mo, yung mas magandang opportunity, yung mas maraming opportunity, 'di ba, yung mailagay mo sa harapan nila. Kumbaga, ayun yung parang driving force para subukan mo, 'di ba? Kahit walang kasiguraduhan, susubukan mo. Yung ganun. Siguro I will do the same thing, 'di ba? Though mahirap magdesisyon, 'di ba? Tsaka wala ako sa sitwasyon na 'yon. Siguro I will do the same thing, sir, no? Sabi nga nila, depende. Kanya-kanya talaga tayo ng iniisip. Kanya-kanya talaga tayo ng kagustuhang mangyari sa buhay natin, 'di ba? At kanya-kanya tayo ng standard. Yung middle class, pasensya na kayo sir, no, yung sinasabing middle class. Hindi ko alam kung saan nagsisimula yung linya ng middle class sa Pilipinas, kasi mga dre, no, pag may sasakyan ka, okay, mayaman yan sila, may sasakyan nga yan, may bahay, 'di ba? Sa Pilipinas, dito po sa Canada iba po. Hindi porket may bahay, hindi porket may sasakyan, ibig sabihin maganda na yung buhay. Kasi paano ko nasabing hindi maganda yung buhay? Kasi po nag-i-struggle pa rin po kami, 'di ba, ako, na makabayad sa sasakyan. 'Di ba? Kung nangungupahan ka, nag-i-struggle ka pa rin makabayad sa inuupahan. So maganda ba yung buhay, 'di ba? Sasayaw na ako niya mga dre pag ganyan, eh. Kasi ang hirap eh, 'di ba? Ang hirap i-explain, eh. Maganda ba yung buhay? Maganda yung buhay sa Canada, mga dre. Pag masipag ka, 'di ba? Hindi ka maselan. Tanggap ka lang ng tanggap kung anong meron diyan na pwede mong gawin, 'di ba? Para lang kumita ng pera. Maganda yung maganda yung buhay rito, mga dre. Tsaka syempre, ano pa bang gaganda, 'di ba? May gaganda pa ba, mga dre? Kung pag nakarating kayo rito, eh maisama nyo yung buong yung pamilya, 'di ba? Hindi katulad pag nagpunta kayo sa Saudi, nagpunta kayo sa Dubai, nagpunta kayo sa ibang lugar. Yung mga pamilya nyo, yung anak nyo nasa Pinas, kayo mag-isa ron, di ba? So, napakaganda. Yun yung pinakamaganda. Nandito kayo lahat, di ba?
Sabay-sabay yung ano. Ito pa rin yung mga pangarap niyo, di ba? Masakit na nga yung lalamunan ko eh. Sige na mga trip, ang bira i-upload ko to. Bahala kayo kung anong gagawin nyo sa video na to. Ilang minuto to. So yun mga Andre, no? Sinishare ko lang sa inyo yung naiisip ko mga Andre. Pasensya na kayo na medyo ano eh. Magulo rin kasi yung isip ko talaga mga Andre, no? Sabi ko nga sa inyo, sa sobrang daldal ko minsan. Kumbaga, nawawala na yung ano eh. Nauuna yung bibig ko sa iniisip ko. Yo mga Andre, no? Pambihira. O dyan, biyahe na muna ako. Ano ba nangyari sa ano natin? Hanap buhay natin. Okay mga Andre. See you later. Wait, we don't have to start the day.